Oh my God, nakakaloka talaga itong movie to. So hindi ko alam paano ko sisimulan. Wait. Oh no! Welcome back to my channel. This is Sasha. So for today's video, guys, alam niyo na sa title kung anong gagawin ko. And pasensya muna kasi medyo hirap ako magsalita ngayon. And yep. Excited akong ibigay yung reaction ko regarding sa moving to, which is the Unbreakable. And yes, guys. Sa mga hindi pa nakakapanood, of course, kailangan ko munang mag-disclaimer. Kasi alam ko, baka ma-spoil ko kayo, pero hindi yun yung gusto ko. Gusto ko lang i-share kung ano yung nagustuhan ko sa movie. So, as much as possible, pipilitin kong wag talagang magkwento dito. So, unang-una pa lang, guys, wag kayong manood nitong video to. Kung hindi nyo pa napapanood si Unbreakable, of course, mas maganda mapanood nyo siya ng personal para sa inyo. So, without further ado, guys, mag-start na ako. And ikikwento ko sa inyo and yung mga reaction ko. And ewan ko, guys, hindi kasi ako mahilig manood ng TV, ng movie or what. Pero this movie, ewan ko na lang talaga, guys. So ito na, guys, ibibigay ko na yung aking reaction. Without further ado, let's do this the Sasha way. Hey guys, ito na. So pasensya na kayo sa aking itsura dahil wala tayong ayos ngayon dahil katatapos ko lang magmask. So ito, guys, recently, kung matatandaan nyo sa mga nakapanood ng video ko regarding sa Sasha Advice segment, naglagay ako doon na kung ano yung mga pwede nyo itanong sa akin or advice na gusto nyong kunin. So habang binabasa ko kanina yung aking comment section about doon, konti lang naman yung nagtanong, pero may isa kong tanong doon na nakita na kakaiba, which is na-realize ko na, uy, nanood pala ako ng Unbreakable. So, naisip ko na gawan to ng video and reaction at the same time kasi sobrang kahapon ko to na panood, which is December 2 with my friends, of course. So, ginagawa ko tong video to madaling araw ngayon ng December 4. Naisip kong gawin na rin tong video to, guys, kasi parang ito yung gusto ko talagang gawin ngayon. Alam niyo yung pakiramdam na may hangover ka sa isang movie. Nangyari na siya sa akin dati, guys, pero never like ganito. Na parang iniisip ko siya, nilolong playing ko pa yung kanta ni Miss Regina tsaka ni Moira. So parang bago yun sa akin. Kaya parang sabi ko, okay, gagawan ko to na reaction kasi parang ang saya sa pakiramdam na makanood ng ganong movie. Sisimulan ko na, guys, dun sa mga artists. Of course, congratulations Miss Bea and Miss Angelica. Sobrang galing nyo doon. And yung mga ibang cast, sobrang galing nyo rin doon. Yung participation nyo, ang galing. So ang hirap kasing magsalita dito, guys, na eto, ganto, ganyan. Kasi baka ma-spoil ko kayo. Hindi yun yung gusto ko, guys. Sinuulit ko. Hindi yun yung gusto kong sabihin dito sa videong to. So, of course, ganito muna yung gagawin ko. Siguro yung by character, magbibigay lang ako ng insight tungkol sa kanila kung bakit ko nagustuhan tong movie to. Kasi kung makikita nyo naman, the way I talk, talagang alam nyo na satisfied ako sa video. And para gawa ng reaction tong videong to, sobrang wow. Para sa akin lang naman, guys, ha. Alam ko, hindi ako mahilig manood. Sa akin ngayon, guys, ako mismo yung nagpost sa sarili ko na, okay, ang ganda ng video to, gagawa natin to. So, guys, ang dal ko na. So, sisimulan ko na muna dun sa main character, which is si Marielle and si Tina. Marielle is si Miss Bea Alonso. So, kung character lang naman ang pag-uusapan, ang reaction ko sa character niya, Yes, guys. Sobrang nabigay ni Bea yung pinaka-best niya or sa best pa. Sobrang yung Bea Alonso na kilala nyo, yun na magaling umiyak, magaling umarte. Doon na ilabas niya lahat. Siguro kasi may galing ni Miss Bea doon, like hindi dahil artista siya. So, let's start with the main character, which is si Dina and si Marielle. Si Dina is sobrang jolly. Sobrang jolly tao niya. And si Bea, para sa akin, brainy, seryoso, and maraming pangarap sa buhay. Sobrang nakakatuwa kasi if you have Dina and if you have Marielle in your life, parang ang perfect combination nila. So yung pagkatao ni Dina doon, kailangan mo siya sa buhay mo para maging kumpletong Marielle ka. Yes. Compliment yung character nila doon, guys. Kumbaga para sa akin, parang kung meron kang kaibigan na alimbawa, eto, makulit, eto, seryoso, sobrang bagay kayo. Hindi siya yung typical na palabas na parang kailangan mo lang magkaroon ng kaibigan na kahit na sino, tapos kailangan yung pilitin yung sarili nyo maging close. Ipapakita sa inyo, guys, ng moving to kung paano nagiging magkaibigan ng isang tao kahit magkaiba sila. Guys, si Dina, para sa akin, yung role niya napakahirap. Sobrang hirap ng character ni Dina dito kasi kung ikaw yung tao na napakarami mong gusto, napakarami mo talagang gusto, pero hindi mo ginagawa yun or hindi mo nagagawa yun, mahirap maging si Dina.
Pero kung ikaw naman si Mariel na lahat kaya mong gawin, pero hindi ka naman maging masaya kasi meron sa buhay mo na kulang at hindi ka na magkakaroon ulit. So parang paano? Para sa akin, kung ako yung nasa character ni Bea, ano bang nakakapag-complete sa akin bilang tao? Tapos kung ako naman si Dina, parang yung pakiramdam na kumpleto na ba ako kapag ganito ako? So may mga ganyan kayo makikita sa movie na to. And sa other character like si Richard, which is si Justin, so makikita niyo dito guys yung character niya, kung anong klaseng asawa siya, anong klaseng lalaki siya doon sa movie na yon. Kumbaga makikita niyo kung bad ba siya, kung anong kulang sa kanya, anong sobra sa kanya, makikita niyo doon. Para sa akin yung character niya, siya yung sa kanya nagsimula ang lahat-lahat. Kung bakit nabuo itong title na to. Isa siya sa pinaghugutan ng director and producer nito kung bakit yun yung title, which is bakit Unbreakable yung title ng movie to. Siya yung magiging living proof kung bakit it Unbreakable nga ito. Next character guys is si Benny. Bene or Benny. So si Ian Benelacion, si Papa Ian, alam niyo na yan. So wala akong masabi. Kung for example lang to guys, kung ako merong Benny sa buhay ko or Benny sa buhay ko, wala na akong hahanaping iba. Pero there is something with this guy na kailangan niyo abangan. Something with this guy na kailangan niyo talagang abangan na kumbaga hindi ko nakita na ganun yung magiging role niya and ganun yung magiging ending ng role niya. Siya yung ini-expect ko na ganito yung mangyayari sa kanya, na ganito. Hindi ko guys masabi sa inyo kung deserve niya yung nangyari sa kanya, pero you have to check on that. Kailangan nyo talagang manood. Kasi ang hirap ng role niya bilang parte ng buhay ni Justin. Character ni Vene para sa akin is very strong. Sobrang strong niya. Dito nyo makikita guys kung ano yung role niya kay Justin, kung ano siya dito. So, hindi ko pwedeng sabihin directly kung ano man yun. Pero dito nyo makikita kung ako yung character na yun, parang wala na akong hihilingin pa. Kasi parang lahat kaya ng taong tong ibigay. All you have to do guys is panoorin nyo na talaga to kung gusto nyo panoorin. Kasi parang masyado kong masasabi kung ano siya sa movie pag dinire-diretso ko to. So skip na natin siya. Susunod na ako dun sa... So the other characters na parang sa akin medyo may tumatak sa isip ko sa character nito is si Miss Gloria Diaz. Alam ko mommy lang siya dito or what. Pero to me, sobrang hirap ng character niya kung tatayo ako sa character niya. And nangyayari guys sa totoong buhay. yung ginagawa ni Miss Gloria. And yes, kailangan niyong abangan. And kung meron dito sa inyo guys, married or kakakasal lang, and may mga experience sa mga family members ng family ng asawa nyo, makaka-relate kayo dun kay Miss Gloria. As in, sobrang parang iniisip ko na ang hirap kapag meron kang Miss Gloria sa buhay mo. Kung si Bea Alonso ka ha, pero kung si Dina ka, swerte ka na may Gloria ka sa buhay mo. Sumobra na kasi ako guys, pero actually yung reaction ko sa moving to, the video is very draining. As in, very draining in a way na kung ikaw never pa nakaranas ng sakit sa love life mo, sa heartbreak, or bata ka pa, yung mga ganun bagay, or hindi mo pa nararanasan yung nangyari sa movie na to, very very draining sa'yo yung pakiramdam ng moving to. Pero kung ikaw yung taong marami nang naranasan sa buhay, marami ka na pagtagumpayan or nalagpasan na problema, this video will give you a lesson as well. Yung lesson na yon para sa akin is forgiveness. Yes, forgiveness. Marami sa atin guys na hindi makapagpatawad agad. And this movie will actually help you kung paano ka magpapatawad kung hindi mo alam kung saan sisimulan. I'm not saying na kailangan panoorin mo to para makapagpatawad ka. No, siguro may mga lines lang talaga ako na narinig na parang sa akin nakakatulong siya as a tao. Kung ikaw naman guys yung klase ng tao na mabilis magpatawad, sobrang chicken sa'yo ng moving. This movie guys will make you ask yourself, ano bang kasalanan yung hindi mo kayang patawarin? Yes. Yung moving to, yan na ibibigay na goosebumps sa'yo. Kung kapatapatawad ba tong scene na to? Kapatapatawad ba tong mistake na to? Malaki ba to? Maliit ba to? Kaya ko ba to palagpasin? Or isasarado ko na to? Yes guys, ganun siya ka-draining para sa akin na
parang pakiramdam ko na pag nilagay ko yung sarili ko sa lugar ni Dina, eto ako, eto ang stand ko. Pag nilagay ko naman yung sarili ko sa stand ni Bea, eto na rin yung stand ko. Pero kung ako guys, kung tatanungin niyo ako kung kanino ako nakaka-relate, nakaka-relate ako kay Mariel Salvador. Kapilido ko pa pala si Bea dyan. Sobrang hirap ng character niya. Not because I like Bea, I also like Angge of course, pero sobrang hirap kasi pura siya iyak doon. Pura siya iyak. So nakita niyo naman guys, pura iyak, pura iyak. Pero si Dina kasi parang strong on the outside siya. Si Mariel kasi guys is kung meron kayong kaibigan na makimkimin, siya yun. Kung meron naman kayong kaibigan na madaldal sa labas, yan, si Dina yun. So compliment sila sa each other. Sa akin na guys, may mga kaibigan din ako na ganyan. So ako yung seryoso. So minsan madaldal din ako. Pero sila talaga, meron akong mga kaibigan, sila talaga yung madaldal. So sila yung makikwento. So parang, diba, opposite attract itself. So parang kaya mo sila nagiging kaibigan. And this movie actually will teach you rin na hindi mo mapipili kung sinong pwede mo maging kaibigan. Kasi kung ikaw, seryosong tao, tas ito, hindi seryosong tao, pwede pa rin kayo maging magkaibigan. And dun guys, sa ibang character, yung mga supporting, yung mga friend nila dyan, okay din sila. As in, parang ang konti lang ng character ng moving to kung tutuusin, pero umikot lang yung story talaga sa kanila lang. So parang sa akin, paano nangyari yun na ang blockbuster kasi nung movie, kaya parang sa akin, ang galing lang. Ang galing nung pagkakagawa ng moving to, walang tapon. And yung video guys, wala namang problema sa akin yan. Kumbaga, hindi tinipid to guys, alam nyo kung bakit. Kasi 1 and 50 minutes yata siya, hindi ako sure, pero hindi siya kagaya ng ibang movie na 1 and 30 minutes lang, 1 and a half hour. Ito talaga sulit. Kasi para mararamdaman mo na, ah, dalawang oras ako or magdadalawang oras ako nakaupo dito sa sinehan. So parang ganun yung pakiramdam. So wait lang guys, share ko lang guys yung napili kong tanong dito sa Sasha Advice segment ko. So nagulit kasi ako na parang okay, nung nabasa ko to ngayon, parang sabi ko medyo konting relate naman to dito sa nangyari kay Unbreakable. So ito yung tanong niya. Ang pangalan niya is si Mark Anthony Garcia. So he's a boy. Hi ate, new subscriber here. I love your personality, nakakatuwa ka po. Thank you. And sabi niya, may ask po ako sa Sasha Advice. Nagugustuhan ko po kasi yung best friend ng ex ko. Okay lang po ba na pormahan ko siya? So guys, nung binasa ko tong kanyang tanong, parang na-realize ko na may konting pagkakahawig to doon sa movie. Pero not exactly the same. Pero kumbaga kasi, diba, usapang mo best friend to si Unbreakable. As in, more than sisters na nga sila. So, sasagutin ko to in my own understanding or in my own opinion. Kung nanonood ka man, Mark Anthony Garcia, sa akin, ang sabi mo kasi kung okay lang bang pormahan ko siya. So, yung ex ng best friend mo. So, kung lalaki ako, kung totoong lalaki ako, Mark Anthony Garcia, kakausapin ko muna yung tropa ko or yung best friend ko kung okay lang sa kanya. I will not ask permission to my best friend kung okay lang baligawan ko yung ex-girlfriend niya. But, ang gusto ko sana is, anong mararamdaman niya? Like, best friend, anong mararamdaman mo kung nagugustuhan ko tong ex-girlfriend mo? And by the time na marinig ko na yung sagot ng best friend ko, at saka ko siguro sasabihin na ganito yung nararamdaman ko, gusto ko sana ligawan yung ex mo, ganyan. So parang, kung ako naman ang tatayo dun sa best friend mo, maiintindihan kita, Mark Anthony. As in, maiintindihan kita to the extent na parang matutuwa ako na sa'yo mapupunta yung ex-girlfriend ko if ever man na maging kayo, kasi nirespeto mo ko bilang kaibigan mo. And kung tatanungin mo naman din sa akin kung okay lang ba, paano ba yung tanong mo, hindi ko kasi gets kung okay lang ba doon sa babae, gusto ka rin ba ng babae na maging jowa ka niya. So kung sa akin mo tatanungin yun, kung halimbawa naman ako si ate girl, mag-iisip ako, nag-i-ex ko na yung best friend mo tapos ikaw. So tatanungin ko yung sarili ko bilang babae, magiging worth it ba to? Yes. Kung ako ang babae lang naman dyan ha, pero kung talagang ako si ate girl na gusto rin naman kita, kakausapin din kita, Mark Anthony, na ano ba to? Seryoso ba to? And syempre may mga taong involved. May mga taong involved talaga sa inyo, which is yung best friend mo na nga lalaki. Pero sa akin, okay lang naligawan mo ang ex
kung matututo tayo mas maging makatao. Kasi hindi rin natin alam, baka mamaya yung best friend mo, hindi pa siya okay. Kung hindi man siya okay, at least kinausap mo muna siya ng kayong dalawa lang, magsabi ka lang ng totoo. Kasi hindi naman natin mapipigilan yung nararamdaman ng ibang tao. Pero, ang sa akin lang dyan, kung hindi magugustuhan ng best friend mo yung sasabihin mo sa kanya or ipapaalam mo sa kanya, dapat maintindihan mo yun. Kasi pwedeng ang mangyari sa'yo, breakable or unbreakable. Dalawang klase lang yan. Not because mali yung gusto mong gawin. Hindi maling magmahal ng taong dating mahal ng ibang taong gusto mo or gusto ka. Pero kumbaga, dapat nandun yung respeto. And kung ako naman to si babae, kung sa totoong buhay ayoko magpaka-plastic. Girl code yun. Hindi ko jojowain ang ex ng ex ko. Kasi mas mahal ko yung kaibigan ko. Pero hindi naman ibig sabihin na, wala na akong karapatan magmahal. Paano kung ito na lang yung natitirang tao sa mundo? No, masarap lang talagang mauna yung respeto. Kasi kapag naramdaman ng kaibigan mo na nire-respeto mo siya, wala namang problema, wala yung mga rule-rule na yan. Wala yung mga rules-rules na yan. Actually guys, lahat ng rules may exemption, alam niyo yan. So, kailangan lang natin maging marespeto, maging makatao sa kapwa natin. Kasi, sa tingin ko, yung pagkakatanong mo naman sa akin is, mahal mo yung kaibigan mo. Kasi, the way mo siyang i-type, or the way kong basahin, parang nararamdaman ko. Nakaka-relate, char. So, parang inisip ko, okay lang po ba? So, ganito yung gawin mo. Pumunta ka sa best friend mo, kausapin mo, tanungin mo siya kung okay lang. Hindi man okay or not, at least lumapit ka sa kanya. And kung ako naman si ate girl, kung alam ko naman na hindi ako seryoso sa'yo, hindi na lang kita papatulan kasi friendship yung masisira ako. So kumbaga, kung may konsyensya naman ako nun, hindi ko yung gagawin. Kasi parang, hello, mag-best friend na kayo and hindi mo naman nasabi dito kung gaano katagal, pero wala naman yan sa tagal. Pero kumbaga, kung alam mo naman na hindi magiging worth it to, bakit mo pa gagawin, right? So, yung tanong mo na okay lang ba, kung ako personal, okay lang. Basta maging makatao lang and maging respectful ka lang sa kaibigan mong sabihin yung totoo. Guys, meron ding tanong dito. Ito na lang. Isa na lang pipiliin ko. So, sorry guys, sa yung salab na lang pipiliin ko kasi love to unbreakable, about love to and everything and friends. So, ito na lang. Ate Shasha, I have a very manipulative and controlling BF. Minsan po, super sweet niya. Kadalasan po, ang toxic niya pong kasama. Palagi niya po akong dinadown o kaya pinaparamdam niya sa akin na bio-bio ako. Grabe. Bio-bio ako. Kanina, sobra seryoso ko dun sa unbreakable pero wawa, grabe to. O, ang tanga ko po. Hindi ko siya maiwasan. Hindi ko siya maiwanan kasi ang dami na po namin na pagsamahan. May mga self-issues po siya and sometimes I feel neglected and abused. Napapagod na po ako. What should I do? Thanks in advance po. Shasha advice. Well guys, ako babae kasi ako and sa mga babae dyan, alam ko yung mga biktima dyan ng abuse and toxic relationship, hindi yan masaya. It's very draining. So, i-relate natin yung sagot ko sa unbreakable. Yes, may mga tao kayong makikilalang toxic. Hindi nyo maiiwasan yan sa mundo. As in, yung toxic na yan, kahit gaano kakalinis na tao, kahit gaano kakatino, lalapitan ka ng toxic. Self-care, guys. Self-love. Yan yung gawin nyo sa sarili nyo. Para ma-realize nyo kung ano yung dapat nyo gawin dito. Yes. So, babae, Miss Anya Seo. Anya Seo. Pangalan, parang ano ka, Korean? So, kung ikaw, babae, and your boyfriend is controlling and manipulative, hindi ko alam kung anong manipulative yung ibig mo sabihin, yung in-isolate ka ba niya or what, pero siguro in general na lang, Anya, para sa akin, hindi mo deserve yan. Yes, walang babaeng deserve na kinokontrol. Lahat tayo may free will na kung ano yung dapat natin gawin. Kung hindi naman makakasama sa'yo, bakit ka kukontrolin ng ibang tao? And this is your life. Huwag mong hayaan na ganyan yung mangyari sa'yo and kailan ka pa aahon. Diba? Kasi guys, yung iba dyan, dahil lang matagal na sila ng mga boyfriend nila or may mga anak na sila ng mga asawa nila, hindi na nila ito maiwan. Hindi ko sinasabing iwan yung mga partners nyo. Yes, lalo sa may mga asawa kasi may sinumpaan na yan. Pero, kumbaga, dapat hindi nyo nakakalimutan yung self-identity nyo pag nagmamahal kayo. And yes guys, nangyayari yun sa totoong buhay na kapag in-love tayo, okay, ang sarap-sarap, ganyan. Parang yung feeling na roller coaster na, tapos me and you against the world, ganyan. Pero malalaman mo yan kung talagang worth it yan kapag lumalabas na yung mga problema. And lumalabas na rin of course yung totoo ugali ng partner mo. Kasi
ang hirap kapag asawa mo na eh. So, ayoko magbigay ng word doon kasi hindi pa naman ako nag-aasawa. Pero doon siguro sa BFBF lang, parang, guys, huwag niyo na mahayaan yung mga sarili niyo na maging doormat. Kasi hindi niyo yan deserve. So, kung lalaki ka naman, abusive yung partner mo, nagger, huwag mo rin hayaan yan. Mag-usap kayo, ayusin nyo, sabihin mo na ganito yung nararamdaman mo. Kasi naniniwala ako na ang relationship, mag-work yan kahit anong problema, basta open communication. Kasi maraming nagpa-fail dun sa mga relationship na hindi open yung communication, na parang hahayaan na lang na ganito, hanggang sa yung isa nalulunod na, tapos bigla na lang bibitaw, ayaw na, kasi hindi naman open yung communication. So, pangit yun. Anya, hindi mo deserve yan. So, sorry guys kung nag-iba yung quality ng video kasi nalobat na yung camera ko. Medyo mahaba na kasi itong mga nasabi ko. So, ayun. Dalawang question lang naman guys yung napili ko para sa Sasha advice kasi medyo relate to kay Unbreakable. So, all in all, sa video nito, recommended ko ba? Yes guys, recommended ko. And ang dami ko pa actually gusto sabihin kaya lang baka ma-spoil ko na kayo masyado and ayoko magsabi dito guys ng mga nangyari kasi alam ko mas maganda kung mapapanood nyo and kayo yung makaka-experience kung okay ba to, maganda ba talaga yung movie. Kasi para sa akin guys, thumbs up talaga yung movie. Guys, dun sa comment kung maganda ba yung videography. Yes, okay naman yung videography. Hindi kasi ako expert sa mga ganyan. Pero para sa akin, malinaw naman. And yung voice ni Bea doon, medyo parang lagi lang siyang may sakit. Siguro may sakit siya nung sinushooting yung movie na yon. And with Angelica, sobrang nakakatuwa siya. Alam mo yung totoong-totoong tao talaga na siya talaga yon. Kaya parang, kung kayo idol niya, sila Bea, sila Angelica, sobrang matutuwa kayo kasi sobrang ang galing na ilabas nila yung mga ganong klaseng ugali sa kanila. Kaya parang amazed na amazed ako sa movie nyo. First time kong ma-amaze ng sobrang ganun sa movie. To the extent na ganito gagawa ako na reaction. And guys, kung tatanungin nyo ako kung sino yung gusto kong maging sa totoong buhay sa mga karakter na yon, wala. Yes, wala. Kasi sobrang hirap ng mga pinagdaanan nilang lahat. Parang sa totoong buhay, hindi mo gugustuhin mangyari yung nangyari sa movie to. Maybe the ending, yes, magugustuhan mo siya. And yun nga, balik tayo doon sa salitang forgive this. Ito talaga yung movie na masasabi mo ang sarap-sarap kapag wala kang dinadala sa loob mo, na wala kang sinaktang tao, wala kang ginawang mali. Kumbaga, ang sarap huminga na malinis yung konsensya mo, na okay ka. Kasi guys, sa totoong buhay, ang may mga dinadala talagang burdens is yung mga taong maraming nagawang kasalanan sa ibang tao. And worst to worst case is yung hindi mo siya naihingi ng tawad. Kasi alam naman natin na ang hirap na may galit sa'yo, ang hirap na may kagalit ka, pero kung ikaw malinis ang konsensya mo, alam mo sa sarili mong masarap matulog sa gabi. Itong movie to guys, hindi ko siya ginawa na reaction kasi relate ako or nangyari to sa akin. Some part, yes, nakarelate ako. Itong movie to, ipapakita nito sa'yo na okay lang maging ikaw yung ikaw talaga kasi yun ka. And sobrang ganda kasi ng line ni Bea nung nangyayari na yung mga bagay-bagay na nangyayari, like, you are not my friend, you are not my enemy, and you are nothing to me. Sobrang sakit. I mean, ayoko sabihin dito guys sa camera na with emotion kasi parang madadala ako ng iyak ko kasi sobrang nakatatak pa rin sa akin yung nangyari. And grabe, grabe talaga yung word na yon nung narinig ko. And syempre guys, yung movie na to medyo mataas talaga, intense siya. So may mga maririnig din kayong mura, pero okay lang yun kasi nadadivert, bigla naman din kayo matatawa. Para sa akin guys, yung favorite ko sigurong scene doon is yung last part, siguro yung mga last lines ni Miss Bea Alonso. Yes, of course, kasi sobrang rude awakening para sa akin yung mga lines niya doon, na parang oops, parang ako to ah. Parang may part na ganun, pero kumbaga kung ikaw naman is alam mo naman sa sarili mo na you are willing sa mga bagay-bagay na mas makakapagpaganda sa buhay mo and sa pakikisama mo sa ibang tao, this will serve you a lesson talaga. So guys, thank you so much. Hindi ko na to masyado papahabain kasi baka kung ano pa yung maichika ko sa inyo at ma-spoil ko talaga kayong tunay at magalit kayo sa akin. And yun, panoorin niyo yung movie, not because pinapromote ko to. Walang promote-promote dito mga best. Talagang nagustuhan ko lang talaga yung movie and masaya ako. Panood ko to with my friends, Aaron, Michelle, Marie, mugto ang mga mata namin sa totoo lang, and I'm so happy. By the way guys, shout out nga pala kasi may nagpapa-shout out. Si Mika at saka si Yana. Hello sa inyo mga bebe. And kung nagustuhan mo tong video nito guys, please like, please share, please subscribe on this channel. Kita-kita tayo guys sa susunod na video. May the good spirit bless you and have a wonderful day. Bye-bye!